Welcome back to my YouTube channel! So, ayun na nga guys. I'm back for another makeup video. And as you can see sa title, magbe-makeup tayo today using makeup or products na worth 50 fils lang. At if you convert it to peso guys, it's just 8 pesos or 8.50 pesos lang siya. Depende sa conversion. Pero yun nga, biruin nyo, makeup worth 50 fils, worth 8 pesos. Let's see if it will work. So, ayan, flex ko muna ang aking napaka-cute na unicorn headband. So, yun na nga, guys. Actually, hindi to full face kasi hindi naman kompleto yung makeup na meron sila dun. Kung napapansin nyo, naglagay na ako ng foundation kasi wala silang foundation. Meron lang silang powder. Pero ang uunahin kong ilagay is yung eyeshadow. Ito yung eyeshadow nila. Parang laruan, guys. So, ito nga yung eyeshadow nila. Ito yung mga color. As you can see, all metallic colors. Lahat siya may shimmer. Wala tayong pang ano dito. Wala tayong pang base. Pero meron sila dong ito. Ito. Masyado siyang dark, pero let's make it work. Ito yung gagawin nating base color para sa ating eyeshadow. Ayan, may base color na tayo. Very sa ganda ng color ah. Parang matchy siya sa contact lens ko. Guys, kung gusto nyo nga palang umorder ng murang contact lens, meron akong kakilala online na nagtitinda ng murang contact lens lang. Mas mura siya kaysa sa mga shop dito sa labas. Tapos 1 year validity pa siya. Hindi niya sponsored yung contact lens ko guys ah. Binili ko 2. Pero pinopromote ko lang kasi yun nga, mura. Para alam nyo rin kung gusto nyo. Yan, dahil may base na tayo, maglagay na tayo ng color sa eyes natin. Tingin ko gagamitin ko tong pink na to kasi as I know, pink din yung lipstick ko na nakuha. So kakamayin ko na lang siya. Tingnan natin. May pigment siya guys, pero kailangan pa siyang i-build up. Tapos pag binabrush mo siya, matatanggal siya. Magiging konting pink na lang yung color niya. Ayan o. Kanina nung swinipe kong ganun, marami pigmented siya. Pero nung brinash ko siya, naging ganyan na lang siya. Let me do a swatch of this palette na lang ha. Ito guys, yung swatch ko nung ano, nung mga colors niya. Ayan. Para siyang laruan talaga. Pati yung color niya, parang yung sa mga laruan. Powdery siya pero walang fallout. Tsaka may pigment naman siya kahit papano. Parang ang ganda nung ano, nitong purple na color. Try kong patungan ng purple or a mix ng purple. Parang Barbie-Barbiehan na naman tayo. Oh, ang ganda ng purple, guys. In fairness, mas maganda yung lapat ng purple kaysa sa pink. Mas opaque siya at saka mas smooth yung pag-apply sa kanya. Ayan. Na eyeshadow natin. May black dito, so lalagyan ko tong outer corner ng black para may effect-effect ang ating mata. Hindi ko lang alam kung gagana siya. Ah, yung black may fallout. So, ito na nga yung eyeshadow natin, guys. Actually, wala kasi silang liquid eyeliner at saka wala rin silang mascara. Meron sila nitong, ano, false eyelashes. Biruin nyo, 8 pesos. 50 fils na false eyelashes. So, meron na rin siyang, ano, so, ayun, packaging niya, nagtanggal-tanggal. Meron din siyang gluey. I just don't know if it will work. So, we'll see. We'll try. Mighty Bang tayo yung blue nila, no? Ayan. Oh my God, parang wala. Yung material nito, parang masyado siya talagang ano, sobrang synthetic, plastic, oh.
Naglagay na rin ako guys ng eyebrow. Ginamit ko to, oh. Ang tagal na kasi nito sa drawer eh. Kaya pala hindi ko siya ginagamit before. EB Advance Perfect Eyebrow. Ever Belena siya. 75 pesos siya sa Watsons. Ang pangit niya guys. Ay sorry EB ah. Kasi magaganda rin naman silang product eh. Pero this one, it's a no for me pagdating sa product, eyebrow product. Masyado siyang mapula. Yung shade niya medium brown, pero ang pula niya. Tapos sobrang lambot niya. Sobrang soft niya, pero sobrang lambot. Sobrang soft niya, pero sobrang lambot. Kaya bawat glide mo sa kanya na para siyang natutunaw. Tingnan niyo yung ano niya, oh. Basta nag-ano-ano siya, nagbibitak-bitak. I don't recommend this one. Para sa akin, ah. I don't like it. Ayan siya. Sa brow ko. Sobrang tapang. Ayan silang Professional Concealer Powder. Ito siya, oh. Parang hindi siya powder. Ayan siya. Para siyang ano eh, oh. Liquid siya, hindi siya powder, guys. Nakalagay lang sa packaging powder. So, try natin sa eye bags ko kung mag-work siya. Alam mo yung amoy niya, parang ano. Alam mo yung mga old school. In fairness, ha? May talab siya. Pero ang ganda ng color niya. Sa under eye, ang ganda niya ilagay. Siguro kasi parang pink undertone siya. And as far as I know, pag pink undertone ng concealer, mas maganda siyang ilagay sa dark circle. In fairness naman sa concealer, lumalaban din siya. Ang ganda niya sa under eye, oh. Metallic eyeliner na brown. Brown siya eh. Lagay natin sa under eye. Let's see. Parang wala siyang ano. Orangey pala siya. Ayan o. Medyo ano lang siya. Matigas. Hindi siya smooth. I-glide. Ang tigas niya guys. Nagka-mark yung ano ko. Nagmo-move yung concealer guys. Ang hirap niyang i-glide guys. Pangit siya sa... Ay, pangit siya ilagay. Ang tigas niya. So, maglagay tayo ng ano. Eyeshadow. So, yun. Lagay ko na lang tong color pink at saka purple sa under. Dito. Sa, ano ba to? Lower lash line. So, mag-powder na tayo, guys. Ito yung powder nila. Rolay Rose. Powder cake. Actually, powder cake yung nakalagay. And if you say powder cake, di ba, yun yung mga binabasa. Pero ayoko na siyang basain. Ilagay na lang natin siya. Ganito yung color niya, oh. Masyadong bright ba yung ano? Yun yung color niya. Parang ma-pinkish din siya. Pink undertone din siya. Pero in fairness, ha, nakuha pa nila maglagay ng mirror sa 50 fills na makeup pa. So, lagay na natin siya. Yung amoy niya, alam mo yung mga old school na makeup. Yung parang makeup ng mga lola natin nung unang panahon. Dahil nga wala tayong brown-brown dito na walang ano, shimmer. Wala tayong pang nose line. Pero try ko nga ipang nose line tong brown dito. Ito.
Kasi parang nawawala rin yung shimmer niya pag in-apply mo eh. Dapat pala ito na lang yung pinang ano ko oh. Base color. Wala siyang shimmer guys pag nilagay mo. Pero sa pan, pag tiningnan mo, may shimmer siya. Shimmer yung ano niya, tsura. And since wala nga tayong pang, wala rin siya ditong, wala tayong blush on, ano na lang ang gagamitin natin. Yung lipstick na lang kaya. In fairness sa lipstick, ang ganda niya, oh. Ang ganda ng color. So, try kong gamitin yung lipstick para sa pisngi ko. Sana lang hindi siya mag-cake, no? Kasi nalagay ko na yung powder, eh. Kalat-kalat yung ating blush on. Pero, pwede na yan dahil wala tayong blush on ang ginamit natin ng lipstick. Tapos, wala rin tayong highlighters. Hindi ko ma-highlight to sa aking cheek kasi wala siyang, ano oh, wala siyang shimmer, guys. Wale. Hindi siya effective as highlighter. Siguro sa ilong na lang. Dahil sobrang harsh ng aking nose line. Bawasan natin. Yan. So, ayan guys. Let's proceed to the last step. Yung lipstick. Ang ganda ng color ng lipstick, guys. Oh. Uy, Barbie. Ayan yung lipstick, guys. Medyo may gloss siya ng konti. Tapos, yung amoy niya, parang amoy powdery. Parang kaamoy nga siya nung... Kaamoy siya nito, eh, nung powder cake. So, ayan. Finalize ko lang yung look natin. Tapos, babalik ako. Sa aura-aura, no? So, i-review ko lang yung mga 50 fils natin na product. Meron tayong nitong concealer. Ay, bata ka. Hulog. Itong powder. Itong eyeshadow na to. At itong eyeshadow palette na parang laruan. At meron din tayo nitong lipstick. Ito yung mga ginamit natin today. Pati na rin pala tong ano, false eyelashes. Masasabi ko sa kanila, hindi ko bet talaga yung false eyelashes. Medyo hindi ko rin bet yung lipstick kasi hindi siya matte. Siguro kung meron akong pinaka bet dito sa lahat is itong eyeshadow na to pati itong concealer. Maganda siya, guys. Maganda. Hindi naman magandang maganda pero sila yung pinaka-okay sa lahat ng product na to. If you will ask me kung i-recommend ko ba sa inyong bumili ng mga product na to na napakamura, I think I don't recommend you guys to buy this one kasi sobrang mura nga niya. Hindi natin alam kung ano yung mga ingredients na meron sa kanya. Baka makaharmin sa mukha natin or kung hindi man sa unang application, baka pag lagi natin ginagamit, hindi maging maganda yung effect nito sa atin or baka it can cause irritation agad-agad paglagay nyo lalo na sa mga sensitive dyan. Baka ma-irritate yung skin nyo or yung lips nyo, yung eyes nyo. So, better kung bumili na lang tayo ng mga makeup dun sa mga may pangalan. Kahit yung mga hindi branded na sobrang mahal, meron naman dyan mga Maybelline, mga drugstore makeup na lang. Kadalasan naman nagsisale sila kesa sa mga ganito. Pero kung gusto nyo pa rin itry, guys, you buy it at your own risk.
Kung gusto nyo lang makita kung ano bang klase yung mga makeup na ganito. So, yun. I hope you like this look. Actually, ano, carry naman. Para siyang, basta. Masiguro hindi lang bagay yung lipstick. Let's try another lipstick, guys. So, ayan, pinalitan ko yung lipstick. Ang ganda, no? Pero hindi to 50 fils, guys. Baba Boom to. Half KD nga lang. Kasi nag-sale siya. Pero ito, mayroon tong brand. Nabibili siya sa mall. Ang ganda ng color niya. Ayan yung bagay sa kanya. Parang, actually, bagay naman din yung pink na lipstick. Kasi parang kung gusto niyo ng Barbie look effect. Maganda yung pink na lipstick. Siguro lang kasi, ang hindi maganda dun sa lipstick na yun, para sa makeup look na to, is yung shimmer niya. So, ito. Ang ganda niya. Bagay siya dito. Ang ganda ng color nitong lipstick na to, kaso nasira ko na nga lang. Guys, dito ko na nga tatapusin tong video natin. Maraming salamat guys sa panonood. If you like this video, please click the thumbs up button. And if you haven't subscribed yet to my channel, please hit the subscribe button and turn on the notification bell para ma-notify kayo every time na nag-upload ako ng bagong video. Maraming salamat guys sa support at sa panonood ng video ko. Till my next video, guys. Bye!